Hi guys, welcome. My name is Ronald. I am an OFW here in Singapore. I create travel guide going to Philippines and Singapore and mga other videos for OFW. So, sa video na to, pag-usapan natin yung mga possible reason kung bakit pwede kayong ma-offload. This is actually important kasi sobrang jahe kapag na-offload kayo. So stay tuned para makakuha kayo ng mga tips and mali nyo, makatulong yung sa mga mababanggit ko na information dito. Again guys, so welcome. So I will give you all the possible reasons or factors kung ano yung magiging dahilan. If you are a government employee, mahalaga na meron tayong authority to travel. Hingi lang kayo sa employer nyo sa government. Kung hindi pa naman kayo regular, explain nyo na lang. Siguro kahit HR certificate or yung leave nyo na in-approve ng management. If meron kayong criminal record or departure hold or nag-overstay kayo before, so yung dun sa system ng immigration database ng mga pasahero na ang tawag dun yata watchlisted. Ayun. Every traveler, iba-iba yung haba ng day na mag-i-stay sa ibang bansa. Yung iba, 1 week magbabaksyon. Yung iba naman, 3 days. Kung ikaw unemployed, tapos gusto mo mag-stay sa Singapore ng 1 week or maybe 10 days, magkakaroon ng mga questions yun. Like, how can you afford that? So dito na papasok yung bank account, evidence ng budget nyo. Kahit resibo na lang ng credit card or ATM, okay yun. So magdala kayo ng Singapore dollar na justifiable base ng araw na mag-i-stay kayo sa ibang bansa. Sobrang bihira na manghingi sila ng show money. Kasama sa assessment ng immigration officer kung ano yung employment status ng aalis. For example, designer ako, so i-check nila yung certificate of employment mo and they will ask random question din kung saan ka nag-work or ano yung ginagawa mo. So sagutin mo lang ng normal and if they find it na tugma naman, then walang problema. Meron kang business trip and kasama sa assessment nila is supporting document. Malaman kung ano yung purpose of travel nyo and kung yung training na pupuntahan nyo or seminar na pupuntahan nyo is sobrang magkaiba sa background mo as kung ano yung natapos mo or kung ano yung work mo. Yung I mentioned, designer ako, pero gusto kong business training about fashion or about culinary. Magtatanong sila ng proof bakit kailangan ko yun or anong dahilan ba't kukunin yun. So medyo, alam mo, just be one step ahead kung ano yung pwede nilang itanong base sa mga information na meron kayo. Another reason is, so yung flight ticket, pwede rin nila masilip yun. So make sure na lagi kayong merong return date o ticket na pabalik ng Pilipinas. Ngayon kung balak nyo naman talagang, halimbawa gusto nyo talaga magstay sa ibang bansa, kunyari, Philippines to Singapore, tapos Singapore to Dubai, bumili na lang kayo ng dummy ticket, return ticket, para hindi kayo mapigilan. Para naman sa mga magta-travel with minor, 18 years old pababa, make sure na meron kayong DSWD clearance and also birth certificate ng minor and other proof na related talaga kayo sa bata. Kasi they avoid human trafficking. Kailangan nyo lang siya kapag hindi kayo direct na kamag-anak. Relative, like hindi kayo kapatid or hindi kayo parent. Para naman dun sa facial feature or nagpa-nose job ka, yung mga pinabago mo sa mukha mo. Usually, di ba, tinitingnan yung itsura mo sa passport kung kamukha mo o hindi. Pero if you've undergone or nagparetoke ka ng sobrang iba ni itsura mo, tulad ni Madonna,
please bring a medical certificate katibayan na you've undergone a surgery or a cosmetic surgery para maniwala yung immigration na ikaw talaga yung nasa passport. Para naman dun sa mga taong merong sponsor, AFAM or karelasyon na galing ibang bansa, make sure na meron kayo ng original affidavit of support or invitation letter na pinanotarya sa embassy. Humingi kayo ng kopya, pa-LBC nyo or pa-ship nyo or email, tapos i-print nyo ng colored. I'm pretty sure pwede rin digital. Digital as evidence na katibayan na meron kayong sponsor. And then lastly is kung inconsistent yung mga information nyo. For example, hindi tugma yung araw ng return date nyo. Plano nyo magstay ng 1 week, pero yung return ticket nyo is 3 days lang. Basta relax lang guys, wala naman kayong ginagawang mali. Kasama sa assessment ng immigration officer is yung body language. So make sure na hindi kayo kinakabahan. Although, alam ko, madali sabihin, pero just try to relax and chill. Mag-practice na kayo sa mga isasagot nyo. And make sure nga na dala nyo lahat ng mga files nyo. Suratihan lang talaga kung suplado yung mapunta sa inyong immigration officer. Ganun lang talaga sila. Marami silang tanong base sa information na ibibigay nyo. Pero don't worry, may mga iba naman na sobrang smooth ng mga experience nila sa immigration. Hindi naman lahat na offload. So, ito yung kailangan nyo gawin. Make sure na pwede nyong ma-refund yung ticket or ma-rebook agad on that day. And then ask the immigration officer ano yung dahilan ba't kayo na-offload para on your next flight, madadala nyo na yung kulang yung na-document. Or hanap kayo ng immigration supervisor na pwedeng tumingin ulit ng documents nyo. Kasi once na ma-offload kayo, malalagay kayo sa listahan ng na-offload. Ngayon, kung na-rebook nyo yung flight or meron na kayong ulit next flight after matataka niyo passport niyo na pwede bang alisin yung record na na-offload ako. Inform the immigration officer na alisin yung record niyo. Anything na naging bad record niyo before, if napatunayan niyo naman na okay na yung record niyo. If you're still here guys, thank you and don't forget to subscribe. So yun lang muna. I will see you again on my next upload.